Hi guys, this is Learn and Earn and welcome to my channel. So today, ang pag-uusapan po natin is paano tayo gumawa ng logo using your phone. Okay, so ang gagamitin po nating apps sa cellphone ay itong tinatawag na PicsArt. Alright, so kapag wala ka pang PicsArt, i-download nyo lang po sa Google Play Store. Okay, so pag meron ka ng PicsArt, open na po natin. At yan po yung makikita natin sa PicsArt. Tapos, i-click natin tong plus. Okay. And then, sa nakikita nyo, napakaraming options dito na pwede nyong gawin. So, since gagawa tayo ng logo, dito tayo sa drawing. Okay, so nakikita nyo po sa drawing guys, merong N-Star Color, merong Create New, at meron din Pick Canvas. So, dito po tayo sa Pick Canvas. Okay, para po makapili po tayo ng background na gagamitin natin. So, pipiliin natin na background na itong white at makakapili din po tayo ng size sa background natin para hindi tayo mahihirapang mag-edit. Okay, so yung size na gagamitin natin is 1920x1080. Okay, so yan, pick na natin yan. Alright, so now, dito po tayo mapupunta sa editing sections. So ngayon, ang gagawin natin is since na magta-type tayo dito, so save muna natin to. Okay, so itong arrow sa taas, again, itong arrow sa taas, i-click nyo, at saka ito, lalabas tong dalawang to, meron siyang save and share, at edit image. So dito po tayo sa edit image. Alright. So ngayon, napunta tayo dito, so pwede na tayong mag-edit dito. Okay, una, click natin yung text. Okay, example lang po natin to guys. Gagawa tayo ng napakasimpleng logo. Okay, para masundan nyo, lalo na sa mga beginners. Okay, so, ayan, type natin yung L. Ayan, so wala kayong nakikita dyan kasi yung text natin, yung color is white din. Tapos yung background natin is white. So ngayon, i-change natin yung color ng text. Okay, gawin natin itim. Ayan, so nakikita nyo na. Right, so pwede nyo siyang move. Okay, pwede nyo rin siyang palakihin. Okay, so palakihin natin. So now, punta tayo ulit sa text. Okay, punta tayo ulit sa text. Right, so pick na naman natin yung letter E. Okay, so depende to sa anong design nyo. Papakita ko lang sa inyo kung paano kayo mag-edit ng napakasimple lang. Simple lang muna yung gagawin natin para masundan ninyo kung paano mag-edit. Okay, so since yung channel ko is Learn and Earn, so ito, gagamitin ko siya is L and E. Okay, so now, ito, gusto kong i-rotate to. Ayan. Okay, so depende po kung anong design na gusto nyo. Alright, so now, gusto ko siya i-dikit. Dikit ko siya. Ayan. Okay, so yan, sa-save natin. Click natin itong check. Okay. So now, itong arrow sa taas. Save muna natin siya, guys. Okay. Save natin. Okay, done. So now, balik tayo dun sa drawing. Canvas. Ayan. So, balik tayo dito. Okay. So ngayon, kukunin natin yung sinave natin. Okay, since naka-photo na siya, dito tayo sa photo. Okay. Ayan, so ito po yung na-save natin. Alright. So now, pwede niyo siyang palakihin. Okay, palakihin niyo para dito niyo siya i-edit kung ano yung gusto niyo idagdag sa gagawin yung logo. Alright. So now, gagawin natin dito is i-design natin siya. Okay, so una, punta muna tayo dito sa layer. May first layer at saka second layer. So, gusto ko siyang pag-isahin. So, punta tayo dito sa options at i-click natin yung merge. Okay, meaning to say, mapag-isa muna siya. Okay, so now, kukuha ako ng bagong layer. So, punta tayo dito sa empty layer. Okay, so dalawa na siya. Okay, so pwede nyo, yan, pwede nyo pagpalit. Guys, tandaan nyo, pag sino yung nauna na layer dito, is ito yung makikita. Okay, like for example, ito.
shampoo, nabanggit na ako sa inyo, ha? Gawa tayo ng shape or ganyan. Okay. For example lang, ha? So, pag ito, ay matatabunan siya. Kasi, yung ginamit ko is yung first layer. So, meaning to say, itong nasa baba, matatabunan siya. Pero, pagka itong sa baba naman, i-change ko siya ng position. Okay? So, ngayon, yung sa baba naman yung matatabunan. So, meaning to say, pagka yung layer mo kasi nasa taas, okay? Yan, matatabunan yung sa baba. Okay? So, gets niyo po? So, ito po yung layering. So, now, so, ito muna, gagawin natin. Erase muna natin to. Ayan. Okay. Ayan, erase muna natin yan. Okay. So, now, ang gagawin natin dito is pupunta ako dito sa paint. Okay. So, pag nakikita nyo rin, may maraming stroke dyan ng paint. Okay. So, set natin siya. Ayan. Balik natin muna. Tsaka, pupunta ako dito sa shape. Okay? At click itong square. So, meron ding option dito sa baba. Nakikita nyo, stroke ang ginamit natin. Pero pag i-fill natin siya, so lahat siya may kulay. Okay? Pero mag-stroke lang, ayan. So, konti lang siya. Pag ka-fill siya, lahat may kulay. Right? So, like example lang yan. Okay? So now, ito, change ko to ng white. Okay, so ito ginagamit ko lang po ito guys sa pang-cut ng mga letters. So, like for example, ito, ipapantay ko siya. So, sa isa pamamagitan nito, pwede siyang mapantay. Ayan, di ba? Okay, so ginagamit ko lang siya, itong, ano na to, box na to, sa pag-cut ng mga letter na gusto kong i-design. Like for example, ganito. Nakakat ko siya dito. Ayan. Nakakat ko siya. Ayan. So, di na siya makikita. Tama? So, example, ito. Okay. So, ginagamit ko lang po ito para pang-cut. So, ayan. So, i-cut natin ito lahat. Ayan. So, dito gusto ko siya i-cut sa gitna. Okay. Parang medyo may design siya tingnan. So, yan na po yung final design natin. Okay? So, ngayon, pupunta tayo dito sa layer. No? So, nakikita nyo, yung first layer, so yan yung ginamit natin para matapalan natin or makat natin yung mga letter dito sa baba. Okay? So, ngayon, pag-isign natin siya. I-merge natin siya. Okay, ayan. So, pag once na merge na, gagawa ako ng another layer. Okay? Ayan. At ito, gagawin ko dito is, ayan, kukuha ako ng shape. Gusto ko yung circle. At saka, stroke lang. Okay. So, yung stroke na hindi naman masyadong makapal. Kasi dito, yung stroke is na-adjust niyo yung stroke kung gaano siya kakapal. Okay. So, wag lang natin masyadong kapalan. Ayan. Alright. So, now, dito natin siya ilagay. Change pala natin yung kulay para makita itim. Ayan. Okay. So, ayan. Right. So, simpleng logo lang po ito. Pero pwede kayong gumawa ng magandang logo sa pamamagitan ng PixArt. Kaya niyong gawin po. So, dito simple lang muna para ito sa mga beginner para meron kayong idea. Okay? So, now, medyo kapalan natin ng konti. Ayan. Ayan. Medyo makapal na. Alright. Okay. So now, punta ako ulit dito sa layer. Okay, gagawa ko ng ibang layer ulit. Okay. So now guys, pwede natin siyang kulayan. Okay.
yung logo natin, pwede natin siyang kulayan sa pamamagitan ng mga pictures. So like for example, kukuha ako ng pictures dito. Okay, ayan. So magsisave kayo ng iba't ibang klaseng ng background para or iba't ibang klaseng kulay ng pictures para pwede nyo siyang masave. Okay, like for example, ito. Okay. So now, click nyo lang yung check. Ayan. So ito, yun lang, i-cover nyo lang siya lahat. Yan sa ginawa nyo. Okay. After that, punta kayo dito sa layer. Okay. So nakikita nyo, merong option dito sa baba. Okay, may option dito sa baba. Merong capacity, tsaka merong arrow. Pag once na-click mo itong arrow, may mga option din. Okay? So, i-click nyo po itong screen. Yan, di ba? So, yan po yung nagiging resulta po. Kasi yung kulay na pinili ninyong pictures ay magiging ganun na rin yung kulay na kung ano yung ginawa nyo. Okay? So, ganun lang po siya kasimple. And of course, pwede po kayong gumawa ng mas maganda pang logo dito. Depende po sa inyo. Depende po sa design ninyo. So, ito po, pinapakita ko lang po sa inyo kung paano gumawa ng logo dito sa PixArt. And para po ito sa mga beginners. And I hope na meron kayong natutunan sa video na to. And please don't forget to subscribe, comment, and like. And hit na rin po sa notification bell para po ma-notify kayo sa mga bagong video na i-upload po natin. And again, this is Learn and Earn, and I'm out.